my channel. For today's vlog, i-share ko sa inyo kung paano nga ba ang tamang paggamit or pagsuot ng ating mga Lucky Charm bracelet or yung ating mga Lucky Piao. So guys, samahan niyo ako dahil i-share ko na sa inyo kung paano nga ba gawing mas effective ang ating mga Lucky Charm bracelet. Kailangan nasa labas siya. Siya kasi yung mag-a-attract. So, okay guys. So, ito na. Yes.
siya. Ayan. Ayan yung ulo ng ating dagawa. So, after natin siya, masuot. So, paano naman kung kailangan natin maligo? So, syempre, hindi naman pwede na pag naliligo tayo, is nakasuot pa rin tayo ng mga bracelet. So, kailangan saan ba natin siya dapat ilagay? So, normally kasi guys, yung iba sa atin, kung saan lang maisipan na ilagay, doon ilalagay. So, nakakalat lang, ganyan. Hindi dapat ganoon. So, parang yung piyaw kasi, kailangan maayos din natin siyang ilalagay. Meron siyang maayos na lalagyan, and maayos natin siyang gagamitin. Kasi siya yung magbibigay ng magbibigay ng kumbaga swerte sa atin. So, syempre, kung yung piyaw, nilalaban mo lang sa saan, di ba hindi yung din maganda? So, mas maganda kung meron tayong kahit isang maliit na lalagyan para lang sa kanya. And, kailangan ba ilagay natin siya sa tabi ng ating higaan or sa kahit sa cabinet. Mas okay guys kung meron tayong pinto, kung meron tayong pinto sa kwarto natin or sa bintana, mas okay kung mas malapit doon natin siya ilagay. Kasi ang sabi nila, pag yung piyaw natin is parang nakaharap, ito yung ulo ng dragon is nakaharap sa ating bintana or sa pinto natin or kahit sa pinto, sa main door or sa door ng ating kwarto. Kung doon siya nakaharap, yun nga, nag-a-attract siya. And kung ano man yung mga negative energies na nasa loob ng ating tahanan is tinatawin niya yun palabas. Kaya mas okay. Parang protection na din siya sa ating bahay. Kaya, ayun. Sobrang dami din talaga na iniwanan. Simula nung magkaroon sila ng gaw, ang laki din ang nagbago sa kanilang ilan. Alam mo, hindi lahat sa atin ay naniniwala sa ating lucky charm bracelet. Pero di ba, wala naman po mawawala kung susubukan natin. Kung alam natin sa sarili natin na masipag naman tayo, ginagawa naman natin lahat, and especially hindi tayo nakakalimot sa itaas, so walang masama kung itatry natin. So yun nga, after natin malagay sa may pinto natin or sa may bintana natin, next question natin is, kailan na ba dapat sinusuot yung ating mga piyaw lucky charm bracelet? Kailangan ba everyday kahit wala namang walang occasions, or kailangan kahit nasa bahay ba susuot ko siya? So, depende sa inyo. Pero ako kasi ginagamit ko siya halos everyday. Pag may work, everyday ko talaga siyang ginagamit. And mas lalo na pag meron akong mga clients na kailangan i-close, or pag may meeting ako na kailangan ko ma-close deal, ginagamit ko siya. And maganda rin pong gamitin kung halimbawa nag-a-apply ka ng work and may interview ka. Tapos, parang feeling mo kulang yung confidence mo sa sarili mo na hindi mo alam kung mapapasa mo ba yung exam, yung interview, kung magugustuhan ka ba ng interviewer mo, gamitin mo siya. And, pwede mo rin siyang gamitin kung halimbawa isa ka sa mga nagnanais ng promotions sa work mo, sa work nyo, gamitin mo siya. Nga pala guys, kung makikita natin yung piyaw, huwag natin siyang i-rub lagi. Kasi ako dati, parang lagi ko siyang hinahawak-hawakan. So it's a no-no pala. Huwag natin siyang hawak-hawakan lagi. Pwede natin siyang hawakan sa gitna, pero yung sa may ulo ng dragon, it's a no-no now pala. So huwag natin gagawin yun. So yun lang guys, thank you for watching. Sana nagustuhan nyo. And ayun, maglalabas ako ng iba't ibang series of videos about sa mga Lucky Charm bracelet. Sa kung ano yung mga meaning ng iba't ibang kulay ng mga bracelet natin. Yung red, black, and yung pink. Magkakaroon tayo ng videos ako. Yan, sana support niyo yung vlog na to. And guys, please pa-subscribe naman. Thank you guys for watching! Hope you like this video and don't forget to like and subscribe. Thank you!